apat na dahilan kung bakit hindi lumalago yung tindahan mo. Number 1, puro kagastos. Pasyal dito, pasyal dun, kain dito, kain dun. Alam mo ka negosyo, wala naman sanang masama kung ganyan ang ginagawa mo. Ang problema nga lang, dahil sa sobrang kakagastos mo, maging yung kapital ng tindahan mo, nagagalaw mo na. Yung puhunan ka negosyo, ginagamit mo na dahil dyan sa bisyo mo. Hindi ka natuloy makabili ng mga bagong stocks para dyan sa tindahan mo. Alam mo ka negosyo, kapag ka pinagpatuloy mo yung ganyang klase ng ugali mo, walang ibang kahantungan yung negosyo mo kung hindi sa pagkalugi. Kaya kung hindi mo kayang alisin yung ganyang klase ng ugali mo, limitahan mo man lang sana ka negosyo. Number 2, kinakain mo yung mga paninda mo. Barya-barya na nga lang ang pinapatong mo sa mga produktong binibenta mo, binabanatan mo pa. Pagkagising mo sa umaga, gupit ka ng 3-in-1, kakape ka. Magluluto ka ng itlog, kukuha ka ng hotdog, hindi ka pa nasiyahan, kuha ka pa ng ham. O diba, ubus ka agad yung paninda mo, umaga pa lang wala ka pang benta. Pagdating sa hapon, patay ang oras, walang masyadong customer, nabuburyong ka, kukuha ka ng biskwit at tinapay, may soft drinks ka pa. Kung iisipin mo na mabuti ka negosyo, mas malaki pa yung kinukupit mo kumpara sa kinikita ng tindahan mo. Alam nyo mga ka-negosyo, please don't get me wrong ha. Hindi ko sinasabi na hindi natin pwedeng gawin yung mga bagay na yan. Dahil yan naman talaga ang human nature eh. Diba? Lalo na sari-sari store owner tayo. Talagang ginagawa natin yan. Maging ako ka-negosyo, gawain ko po yan. Ang sinasabi ko dito, ang pinupunto ko dito mga ka-negosyo, na dapat sa tuwing kukuha tayo ng mga produkto sa tindahan natin, kinakailangan ibalik man lang natin at least yung kapital man lang, nang sa ganun is makarolyo ulit na maganda-ganda yung negosyo natin at hindi tayo papunta sa pagkalugi. Number 3, ang hilig mong mag-add to cart. Sa tuwing makakakita ka ng sale dyan sa Shopee, sige ang add to cart mo. Alam nyo ka negosyo, hindi ko po sinasabi na masama ang mamili ng mga bagay na para sa sarili natin. Lalo na nagnenegosyo tayo, naghahanap buhay tayo, syempre kinakailangan rin naman po natin matikman yung fruit ng ating labor. Ang pinupunto ko dito mga kanegosyo is kapag napapasobra ka na, maghinay-hinay ka. Minsan kasi kanegosyo, hindi natin namamalayan na napapasobra na pala tayo. To the point na mas priority na natin na bumili ng mga bagay na hindi naman natin masyadong kailangan kumpara doon sa tinatrabaho nating negosyo. Diba? Minsan kasi nakakalimot po tayo. Kaya kailangan kapag ka nagbi-business ka, dapat malinaw sa isip mo kung ano ba ang goal ng negosyong pinapatakbo mo. Ayan ba ay for long term o ayan bang negosyong ginagawa mo is for survival lang. Kung sa tingin mo na yung business na ginagawa mo is pang long term, may goal ka, meron kang gustong mangyari dyan, mataas ang pangarap mo para sa negosyong ginagawa mo, tapos may ganyan kang problema ka negosyo, ngayon pa lang, i-address mo na yan. Nang sa ganun, hindi mauwi sa pagkalugi yung business mo. Dahil kapag ka nangyari yan, baka mag-away pa kayo ng asawa mo. Number 4. Sa tindahan mo na inaasa ang lahat ng bayarin mo at lahat ng obligasyon mo para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Alam mo ka negosyo, kung malaking tindahan ka at napag-aralan mo na afford naman ng business mo na bayaran ang lahat ng financial responsibilities mo, wala tayong kailangan pag-usapan dito. Pero kung ikaw ay kagaya ng iba na maliit pa lang at nag-uumpisa ka pa lang sa ganitong klase ng industriya, mali yung ginagawa mo. Para sa kaalaman mo kanegosyo na ang pagtitindahan ay hindi po yan one day process. Yung tipong nag-start ka ng negosyo mo kahapon and then kinabukasan, nag-e-expect ka, nakikita na kagad yan. Hindi po ganun. Yun pong libu-libong benta na pumapasok dyan sa tindahan mo araw-araw, hindi po lahat yun kita ng tindahan mo. Dahil malaking parte sa pera na yan, kinakailangan mong ibalik sa tindahan mo para ipambili ulit ng mga produkto na nawala sa loob ng tindahan mo, nang sa ganun ka negosyo makapag-generate ulit ng panibagong pera yan at makapag-generate ng kinikita niyang barya. Yung barya, yun yung sayo. Yun yung pagkasyahin mo ka negosyo para sa lahat ng gastusin mo. Ang sakit pakinggan, di ba? Barya.
Pero yun po yung katotohanan kanegosyo dahil nag-uumpisa ka pa lang. At kung ipagpapatuloy mo yung hindi magagandang gawain na ginagawa mo para pumatay dyan sa negosyo mo, eh talagang mananatili ka hanggang sa maliit lang. Pero kung i-address mo ang lahat ng mga hindi magagandang ugali na ginagawa mo sa tindahan mo, ako na mismo nagsasabi sa'yo kanegosyo na walang ibang patutunguhan niyang mga ginagawa mong pagsasakripisyo diyan sa negosyo mo kung hindi sa paglago ng tindahan mo. Maraming maraming salamat po sa mga kanegosyo natin na umabot hanggang dito sa dulo ng ating video. Kung meron po kayong gustong topic na gusto nyong pag-usapan natin dito, i-comment nyo lang po dyan sa baba para magawa natin ng content. Yun lang po. Maraming salamat sa inyo.